Stories. Kung gusto ninyong makinig ng mga ibang kwentong katakutan, pwede ninyong isubscribe ang isa nating horror YouTube channel, ang Market TV. At kung gusto naman ninyo na ma-inlove at kiligin itong ate sa'yo naman, maraming salamat mga idol. Shoutout tayo mga idol sa lahat ng mga Solid Marsay supporter. Shoutout kay Idol Marvin Maliberan, Luz Pool, Ava Atinder, Miss Miami Laurel, Amadio Flores, BCB3MB, Jose Pacificador, Kit Aguilar, Sunny Anya TV, Grace Riquetelio, Charlene Gumansing, Jerry Flores, Nolin Picatsi, at sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Habang sa patag, sa umagang yun, sinabi na nila ang lahat-lahat na mga nangyayari doon sa barangay ng Cantugbas, pati ang pakikipaglaban nila sa mga aswang. At sinabi na din nitong si Topacio ang nangyaring labanan sa mga aswang kagabi at napatay niya ang tatlo sa mga ito. Galit na galit itong si Manong Leonardo. Pero wala na silang magagawa pa. Agad na nagpasama ito kay Tatay Kaloy, ang ama ni Elmer. Nakukuha sila ng mga bagakay na kawayan at mga halaman ng makahiya. Kailangan nilang paghandaan ang mga aswang na ito. Itong sina Pulito naman at Elmer, umalis ang dalawang magkapatid papunta ng bayan. Puntahan nila ang tiyuhin doon na isang kapitan ng barangay. Hihiram sila ng baril. Makalipas ang ilang oras, nakabalik na sina Manong Leonardo at Tatay Kaloy. Mabilis nilang ginawa ang mga bagakay na kawayan at ginawa itong sibat. Sinunog din nila ang mga makahiya at ibinudbud ito sa buong paligid. Kinahapunan, dumating na din sina Pulito at Elmer at may dalang armas na ang mga ito. Bago sumapit ang gabi, nagpupulong muna ang mga ito. Kailangan nilang humanda dahil sa mga napatay na mga aswang ni Topacio. Hindi malayong babalikan sila ngayong gabi ng mga aswang. Kinagabihan, nasa labas sila ng bahay ang mahigpit na bilin ni Manong Leonardo sa kanyang asawa at anak na babae na kahit na ano ang mangyayari sa labas, wag na wag lalabas ang mga ito, pati na rin ang asawa ni Tatay Kaloy. Nasa labas ang grupo nila at nakikiramdam sa buong paligid. Hawak ni Tatay Kaloy ang isang mahabang itak, apat na sibat na gawa sa bagakay na kawayan. Itong si Elmer, may dala itong
mahaba din na itak ang kapatid na si Pulito ang may hawak sa armas na shotgun. Si Manong Leonardo naman, bukod sa hawak ng mga sibat na kawayan, may dala din itong latigo na gawa sa buntot pagi. Dalawang oras din na nakikiramdam ang grupo ng mga ito hanggang sa sumapit ang alas 10 ng gabi. Dito na naramdaman ni Topacio at ng kanyang mga kasama ang mga umaaligid na mga aswang. Napatayo itong si Topacio at sinipat-sipat ang buong paligid. Tumayo na din itong si Manong Leonardo. Inihanda na ang hawak na latigo habang nakahawak din ito sa kwintas sa kanyang dibdib. Tumayo na din si Elmer at Pulito. Tahimik lamang at nakiramdam ang mga ito at ilang sandali pa, sabi ni Manong Leonardo, "Nandito na sila, Topacio. Humanda na kayo. Sa tingin mo, ilan ang nasa paligid ng mga aswang, Topacio?" Sagot nito habang patuloy na sinipat-sipat ang buong paligid. "May anim ang nasa mga puno ng kahoy, Tay Leonardo. May 10 sa palayan at may 12 ang umaaligid sa harap ng ating bahay doon sa may manggahan." Ilang sandali pa, dahan-dahan na naglalakad ang grupo nila papunta doon sa harap. "Humanda na kayo, papalapit na sila." Rinig na kasi nila ang mga angil ng mga ito habang ang mga tao na nasa loob ng bahay nakasilip lamang ang mga ito sa labas at nakaramdam na ng kaba at sobrang takot. Sabi nitong si Topacio, "Tatay Leonardo, mukhang kakaiba ang mga nilalang na nasa manggahan. Kami na ang bahala ni Elmer sa mga ito. Alalay lang kayo kapag umatake na ang iba pang mga aswang." Kakaiba kasi ang naramdaman ni Topacio sa mga aswang na nasa manggahan. Kakaiba ang antas ng lakas ng mga ito. Ilang sandali pa, biglang kumalabog ang bubong ng bahay nila ni Tatay Kaloy. Napaigtad ang mga ito at nakita nila ang apat na mga nilalang ang nasa bubungan. At makalipas lamang ang 2 minuto, ang bahay na naman nila ni Manong Leonardo ang kumakalabog at nakita nila doon ang 6 na mga aswang. Nagkaroon na ng lakas loob ang mga ito dahil sa kasamang 12 na malalakas na mga kubot na aswang. Palakas na ng palakas ang angil ng mga nilalang. Nakaramdam na rin ng takot sina Manong Leonardo, Tatay Kaloy at Pulito. Kahit na may mga naririnig na sila tungkol sa mga aswang na ito, pero unang bisis nitong si Tatay Kaloy at Pulito na makakaharap ang mga aswang. Itong si Manong Leonardo, nakaharap na din niya ang ilan sa mga aswang noon dahil sa bukid ito nakatira, pero hindi ganito kadami. Ilang sandali pa, napapatras ang mga ito nang unti-unti nilang nakikita ang mga kubot na aswang galing sa kanilang manggahan. Lumingon si Topacio kay Elmer. "Humanda ka na, Elmer.
nandito na sila. At ilang sandali pa, nakita at narinig nilang ngumasab ang mga aswang. At mabilis nang pumalibot ang mga ito sa kanila. Inunahan na ito ni Topacio. Mabilis niyang inataki ang dalawa na nasa kanyang harapan. Magkasunod na tagpas agad ang kanyang pinakawalan. Sobrang bilis ng mga ito na nakailag sa ginawang pag-atake nitong si Topacio. At pansin nila na kahit mga aswang ang kanilang mga kalaban, may hawak na mga armas ang 12 nakapalibot sa kanila. Kaya kailangan nilang mag-ingat. Sumunod na rin sa pag-atake itong si Elmer. Mabilis na pinag-aatake nito ang mga nakapalibot sa kanila. Tumalon-talo na din ang mga aswang galing sa mga bubungan. At ang mga ito ang hinarap nila ni Manong Leonardo. Ibinato agad ni Tatay Kaloy ang hawak na sibat doon sa isang aswang. At nang matuhog ito sa katawan, agad itong nagsisigaw habang lumiliyab ang buong katawan. Pinagsisibat nila ang iba pang mga aswang hanggang sa tamaan pa ang isa at agad itong namatay. Malalakas na ang mga hiyawan at alulong ng mga aswang sa paligid. Nakatayo ang 5 habang pinalilibutan ng mga kampon ng kadiliman. At sa pagpapatuloy ng labanan, natamaan na din nitong si Topacio ang isa sa mga kubot. Natagpas niya ang kamay at napahiyaw ang aswang nang maputol ito. Sunod-sunod na ang ginawang pag-atake nitong si Topacio hanggang sa maputol niya ang liig ng isang aswang. Pero si Elmer, nagkamali yata ito ng tansya. Patuloy niyang inabot ng mga taga ang mga ito hanggang doon sa manggahan. At doon siya tinamaan ng kalaban. Tinamaan ito sa dibdib. Kaya napatras si Elmer at napabalik sa kinaroroonan nila ni Topacio. Sinusundan na ito ng mga kubot at patuloy na pinagkakalmot. Kaya tumalo na itong si Topacio at sinalubong ng mga taga ang mga kubot na aswang. Mabilis din na umigpaw ang mga ito habang hinahampas sila sa mga dala ng mga armas ng mga kubot na parang mga kumpit, mga mahahabang mga patalim na hugis pa arko ang sa dulo. Umigpaw na din si Topacio at papasalubong sa mga aswang. Pagkatapos, mabilis nitong inabot ang isa. Hinawakan niya ito sa liig at isinandal doon sa puno ng mangga, sabay hataw sa dalang tabak. Gumulong ang ulo nito at tumilapon nang humiwalay sa katawan ng aswang nang tamaan ni Topacio ang liig nito. Habang si Pulito, sunod-sunod na ang ginawa nitong pagbaril sa mga umaligid na mga aswang hanggang sa mapuruhan na din ang isa sa mga ito. Lumipas pa ang mahigit sa kalahating oras na labanan. 4 na ang napapatay nila ni Manong Leonardo, habang 2 sa mga aswang ang malubhang nasusugatan. Habang sa mga kubot, 3 na ang napatay nila ni Topacio at 2 ang sugatan. May sugat na din si Elmer sa kanyang braso
bukod sa kanyang sugat sa dibdib. Pero wala itong balak na tumigil sa pag-atake. Inatake pa rin niya ang mga kubot. Habang si Topacio, may sugat na din ito sa kanyang paa. Nang maabot si Tatay Kaloy ng mga kalmot ng mga aswang, napaigik agad ito at natumba sa lupa. Kaya mabilis nila itong tinulungan. Sabi ni Manong Linardo, "Pulito, dalhin mo muna si Kaloy sa loob ng aming bahay." Habang sa loob ng bahay, napasigaw na sina Manang Edita nang makitang natumba itong si Tatay Kaloy. Mabilis na inalalayan ito ni Pulito paakyat sa bahay ni Manong Linardo. May isang aswang ang nagtangkang umataki sa mga ito. Mabilis na sinibat ito ni Manong Linardo at natuhog ito sa liig. Agad itong napahiyaw at nagliyab ang katawan hanggang sa mamatay. Habang si Topacio, naabot na niya ang isa pang kubot at pinagtatagpas na ito sa hawak na tabak hanggang sa matamaan niya ito sa dibdib at liig. Nang matumba ang aswang, tumalon itong si Topacio sabay tarak sa matalim na tabak sa ulo nito na agad na ikinamatay ng aswang. Tumulong na din si Manong Linardo para atakihin ang mga kubot hanggang sa mapatay pa ang isa sa mga ito. Umabot pa ng isang oras bago nagpasyang umatras na ang mga aswang. Pinilit pa ng mga ito na madala ang mga sugatan at mga bangkay. Ha 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 ha